Hey mga bro sa mga bros, alam ko naman na naiisip nyo na ito, na ito pong si Robert Bolick or si Berto, ang isa nga sa mga talagang napupusuan naman ngayon ng SMB mga bros, lalong-lalo na off-season na, tapos ng finals, yes, nabigo ang SMB kaya dito na gagalaw na naman ang Beermen. Dahil itong Beermen mga bros, alam natin, iba mag-bounce back ito. So ito na lang si Berto ay syempre isa ito sa mga talagang key player ng NLEX Road Warriors. Akala ko nga, ito yung magiging best player of the conference dahil nag-average lang naman ito ng 27 points per game, 5.6 rebounds per game, tapos 7 assists per game. So grabe rin, ito pong si Berto Robert Bolick mga bros, parang import kung maglaro ito. At yun nga, maraming nagsasabi na ito pong si Bolick ay baka magpunta ito ng Japan mga bros, lalong-lalo na ay uso na ang puntahan sa Japan. Kaya di mo rin masisisi yung mga ibang players na pumupunta doon dahil malaki talaga ang bigayan. Pero syempre, hindi naman magpapatalo ito pong SMB na malaki talaga ang ino-offer nila sa mga players. Kaya kung pansin nyo mga bros, may SMB players or SMC players ba na nakita nyo pumunta ng Japan B-League tapos inalis na yung kontrata nila sa PBA dahil sa mga SMC team? Di ba wala mga bros, dahil ganyan kaalaga yung mga SMC team. Sa MVP, syempre may alam tayo, may mga MVP players na pumupunta ng Japan. Pero sa SMC, wala talaga mga bros. So itong SMB, alam natin, kaya nilang kunin. Ito pong si Robert Bolick from MVP group na NLEX Road Warriors. Alam ko, kaya-kaya nilang offera ng malaki ito pong si Bolick. At isa pa dito, pinapares nga nila. Ito pong si Bolick at CJ Perez na maging backcourt rotation na players na in the future ng SMB pag nawala na ito pong sina Lassiter, Chris Ross at iba pang may mga edad dito sa SMB. Kumbaga nagre-rebuild na ng panibagong lineup at mas batang player ito pong SMB mga bros, lalong-lalo na off-season na dahil syempre wala na masyadong inayos ang SMB ngayon, wala na silang masyadong games dahil syempre tapos ng finals against Bolts. And yun nga, alam ko gusto nilang bumawi next season at malakas ang SMB next season mga bros, dahil yun nga may balibalita, may malaki import pa nga daw kukunin ito from overseas dahil syempre exciting na ang ating import conference next season. Dahil yun nga sabi ni Kume ay parang walang magiging height limit na ang ating magiging import conference next season. So alam natin sa SMB, hindi lang naman imports ang nagpapalakas dito, hindi lang imports ang pinapalakas nila kundi ang mga locals din. Kaya alam natin may mga ibang guards nga daw dito sa SMB mga broads na iti-trade na nila, gagawin nilang trade asset para makakuha ng isang reliable guard or point guard. And yun nga, balibalita rin, di ba si Vic Manuel ay paalis na rin ng SMB. It's either mapunta nga daw ito ng MPBL or sa ibang liga or ibang kupunan sa PBA. At alam ko, ang SMB ay sila rin naman may kayang kumuha kay Robert Bolick. Sa taas ba naman ng value ni Bolick? Eh syempre, mahirapan talaga yung mga independent teams or ibang team dito sa PBA na kunin siya. At gusto rin naman ni Bolick yung mataas-taas na bigayan mga broads. At ang SMB mataas na bigayan, at alam ko may potential pa na magkampiyonato si Bolick, kaya mapapaisip na ito na baka i-push through na nila ito pong trade negotiation nila dito sa SMB mga kabrods. Alam naman ni Bolick yan na once na makapunta ito ng SMC team or kahit anong team sa SMC mga broads, ay talagang maganda ang magiging future niya, at yun nga, malaki pang chance na magkaroon siya ng ring or kampiyonato sa PBA. Kaya komento mo na opinion mo dito mga broads sa Robert Bolick. Alam ko malaking tulong talaga ito, skill set pa lang, yung determinado niyang manalo every game, ay yun na, panalo na doon ang SMB. So dito naman po tayo, no, sa kabilang balita naman natin mga bros. Alam ko ilang beses na rin natin itong nare-report na ito pong si Bobby Ray Parks Jr. paparating na rin dito sa PBA, na sinabi ni Sir Homer Sison ay ilang beses na rin natin nasabi yan mga bros. Pero ito na nga ay ito pong Hinebra kasi ay balak rin talagang hintayin ito pong pagbalik ni Bobby Ray Parks Jr. Dahil balibalita nga, makikipag-part ways na ito pong si Parks and yung Nagoya Diamond Dolphins. Para nga, ito pong si Parks ay free na sa kanyang kontrata at free siya or free agent siya kahit saang liga siya or kahit anong kupunan, pwede niyang paglaruan. Pero ito na nga, ang PBA kasi ang isa sa mga pinupustro ni Bobby Ray Parks Jr. na makabalik dito ulit. Dahil yun nga, makalapit siya dito
sa kanyang pamilya, na sinabi na rin natin ito ilang beses na rin mga broads, na sa kanyang girlfriend din na si Zainab Harakin. Alam ko nga na gustong gusto nito ni Parts na mas mapalapit siya sa kanyang mga pamilya dito sa Pinas. At alam ko nga ang Hinebra naman ang isa rin sa mga gusto niyang kunin or gusto niyang paglaruan dito sa PBA, mga kabrodza. Ito yung dream team or dream na kupunan talaga ni Bobby Ray Parks Jr. since nung bata pa siya, mga broads. At ilang beses na rin natin itong na-reports na itong si Parks ay talagang pinakahinihintay niya yung makapaglaro siya sa kanyang paboritong kupunan sa PBA na Barangay Hinebra, San Miguel. Alam ko may mga alitan pa ito sa MVP group, at alam naman natin may kaunting rights pa rin naman ng NTNT sa kanya, mga bros. Pero ang Hinebra naman ang talagang pwede niyang puntahan dito sa PBA once na makabalik siya dito sa Pinas, mga kabrods. Lalong-lalo na pag na-free agent pa siya at partways pa siya sa Nagoya Diamond Dolphins. Alam ko ang laki ng bigayin sa kanya ng Nagoya doon, mga bros. At syempre, kayang-kayang tapatan yan ng Hinebra. Diba nga, may mga players dito na kulang-kulang 1 million. At isa pa dito, tapos na rin natin PBA All-Philippines Filipino Cup off-season na, mga bros. Dito na naamoy natin yung mga trade negotiations, blockbuster trade, yung mga ganitong big trades, yung nga sa mga pagbalik ng mga ibang players, mga bros. At kayo nga, ikaabang-abang din ito pong blockbuster trade or pagbalik ni Parks dito, mga bros, sa PBA. At good marketing din ito kahit papano na may mga players pala sa Japan na pwedeng bumalik pa sa PBA. At yun nga, isa rin itong si Parks sa mga pwedeng maging example dyan. Sa kanyang skill set nga sa laro, shooter, mga broads, ayun yun nga, nag-improve lalo si Parks, naging slim, mas bumilis, at yun nga, gustong gusto yan ni Coach Tim Cohn. At lalong-lalo na si Coach Tim ay busy ngayon sa FIBA OQT or FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ay alam ko, isa rin naman sa mga sinesegue na duties dito ni Coach Tim Cohn kahit may ensayo sila dyan sa Gilas, ay ito pong mga trades nila sa Hinebra. Dahil syempre, ito talaga yung pinaka main work niya, ito pong Barangay Hinebra San Miguel na palak kasin yung kupunan na ito. At si Parks, na ilang beses na rin yan nahawakan ni Coach Tim, mga bros, sa Gilas, Pilipinas. At yun nga, alam na rin niya yung laruan ni Parks. At yun nga, once na ma-fit na at maaral talaga ni Coach Tim yung bagong laro ni Parks ngayon sa Nagoya Diamond Dolphins at isasalpak mo sa PBA sa Barangay Hinebra San Miguel sa lineup nila, ay tsak, mga bros, na mas magiging portable na si Parks and Coach Tim Cohn sa isa't isa. Dahil syempre, gusto rin naman makabawi ulit ng Hinebra. Natalo ngayong semifinals against Meralco Boats last season naman. Ilang beses na rin natin itong nasabi, mga bros, na sweep ng SMB. At yun nga, Hinebra yan eh. Hindi naman pwedeng basta-basta lang matatalo yan. Napakaraming fans ng Hinebra, mga bros, kaya kailangan din ng Hinebra na magpalakas at ma-maintain yung kanilang popularity dito sa PBA. Kaya ito na nga, maghahakot sila or magre-recruit sila ng mga ibang players or magti-trade sila nang lumakas lalo pa ang kanilang lineup. Maganda ito yung na-challenge talaga ang Hinebra, mga bros. Kaya ikaw, mga bros, komenta mo lang pinyo mo dito. Isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is Overdata Dilation lang. I'm out.